Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, katulad na banggit natin, idiridiretso natin inshallah yung tungkol sa mga anghel at yung paano sila nakikitungo sa mga mananampalataya. Tapusin natin ito inshallah para tuloy-tuloy. Kasi dati na-alternate natin yung mga anghel at mga jinn. Pero may didiretsuhin natin ito inshallah. So yung una, minamahal ng mga anghel ang mga mananampalataya. Pangalawa, ginagamit sila ni Allah bilang instrumento sa paggagabay sa mga mananampalataya. Pangatlo, ang mga anghel ay nananalangin para sa mga mananampalataya. Pangapat, sila ay nagsasabi ng amin sa dua ng mga mananampalataya. Panlima, sila ay nananalangin especially para sa kapatawaran, para sa mga mananampalataya. So yung pangatlo, yung number three, nananalangin sila para sa mananampalataya, nabiyayaan sila ni Allah. Yung number five, yung pinagkaiba doon, ito paghingi ng tawad. Number six, sila ay dumadalo sa mga pag-aaral katulad nito. Inshallah, kasama natin yung mga anghel. At seven, yung pagdalo ng mga anghel sa Jumu'ah. At ngayon, pangwalo. Inshallah. Pangwalo, taakubul malaika fina. Taakubul malaika tu fina. Ang taakob, kumbaga pagkilos o paglabas-pasok, ganun, o pagdating, pag-alis. At ang mga anghel ay ginagawa nila ito kasabay ng kanilang pagtupad sa mga iniutos sa kanila ni Allah. Okay? Wahaulail malaikatul ladhina yatufuna fituruki yaltamisuna dhikr. So yung mga anghel daw ay nag-iikot sa iba't ibang mga lugar, kahit sa mga lansangan o mga kalsada. At, kumbaga, sinusundan nila o hinahanap nila kung sino yung mga umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَشَدُونَ الْجُمَعْ وَالْجَمَعَاتْ وَيَتَعَاقَبُونَ فِينَا. At sinasaksihan nila, ibig sabihin, dumadalo sila sa mga Jumu'ah. Katulad yung natalakay natin nung nakaraan, na nandun sila sa pinto bago magsalatul Jumu'ah at inililista nila yung mga tao na dumarating doon. O sino ang nauna, tapos kung sino susunod, sino yung nahuli. At kapag nagsalam na ang katib, tinutupi na nila ang listahan, ibig sabihin hindi na sila maglilista ng gantimpala ng mga nauna sa Jumu'ah. Na yung gantimpala, ingat ng mga nauuna sa Jumu'ah, ang pinakamaaga sa kanila ay katulad ng nagkatay ng kamelyo at pababa yun ng pababa hanggang sa pinakamaliit na lang na gantimpala. Pero may gantimpala pa rin kahit nakarating ang tao na tapos nang magsalam ang Jumu'ah, ang katib sa Jumu'ah. Walang problema, pero yun nga, mas malaki ang gantimpala ng maaga na dumarating para sa Jumu'ah, inshallah. Ang katib, sunna para sa katib na darating na lang siya kapag magsisimula na siyang magkutba. Okay? Yung nga, nililinaw ko itong bagay na ito, hindi ito para ano, pa-VIP yung katib, hindi ganun. Ito ay sunna, ito ay bahagi ng relihiyon. Kahit sa sala, yung darating yung imam, tapos magpapatawag na siya ng ikama, pagdating niya, yun ay bahagi ng relihiyon. Kundi yung sunna, hindi ko rin yung gagawin. Okay. Kumbaga, ginagawa ko yun para maisabuhay ang sunna, inshallah. So, hindi yun ano, yung imam, hindi yun pang ano, para VIP siya, para ano, yung nagmamando o nagdidikta, hindi ganon. Yun ay bahagi ng relihiyon, alhamdulillah. At
Sa bawat mga grupo na ito na pinupuntahan nila na umaalala kay Allah, at gayon din sa mga jumu'ah at mga pagtitipon ng mga tao, kahit yung mga pag-aaral nga, kasi yung mga jama na tinutukoy dito, wayashadudal jama wal jumaat, o jamaat pala, jamaat ito. Yung tinutukoy dito na juma palang basa dito, juma, mga jumu'a, plural ng jumu'a, at yung jamaat, mga grupo, at sila ay umiikot-ikot sa mga ito. O pumupunta, darating sila, dadalo at aalis. Fataifatun ta'ati, merong grupo na dumarating, wataifatun tadhab, at grupo na umaalis. Nagpapalitan sila. Wajtami'una, wahum yajtami'una fi salatis subhi. At ang mga anghel, ang isang grupo sa kanila ay nagtitipon sa salatul fajr. Ang salatul subh na tinatawag, ito rin yung salatul fajr. At bukod sa salatul fajr, nagtitipon din sila sa salatul asr. Nagtitipon din sila sa salatul asr. Iniwalat ni Imam al-Bukhari, Imam Muslim, mula kay Abu Huraira radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, inna lillahi malaikatun yata'aqabuna fikum, na tunay na si Allah ay mayroong mga anghel na umiikot-ikot sa inyo. Ibig sabihin, nagpapalit-palitan na nagiging kasama ninyo. Malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Mga anghel sa gabi at mga anghel sa araw. Wajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. At sila ay nagtitipon sa oras ng salatil fajr at sa oras ng salatil asr. Thumma ya'rujul ladina batu fikum. At sa mga oras na tapos na ang kanilang kumbaga pagsama sa mga mananampalataya, yung mga anghel ng gabi na kasama ninyo sa buong gabi na kumbaga sa pag-alis nila, tatanungin sila ng kanilang Panginoon, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Tatanong ito ni Allah, pero alam na ni Allah actually. Alam na ni Allah. Ang kaalaman ni Allah ay perpekto, pero ang pagtatanong na ito ni Allah, syempre, ito ay bilang pag-i-impose niya ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga nilikha. Kayfa taraktum ibadi, paano ninyo iniwan o anong ginagawa ng aking mga alipin nang umalis kayo? Fayakulun, sasabihin ng mga anghel, taraknahum wahum yusallun, iniwan namin sila na sila'y nagsasala. Pag-alis nila ng fajar, kumbaga yung mga anghel ng gabi, alis sila ng fajar at babalik sila ng asar para maging kasama muli ng mga mananampalataya sa gabi. Wataynahum wahum yusallun. At bumalik kami sa kanila, nabutan namin sila na sila ay nagsasala. At ganito rin yung sasabihin ng mga anghel na pang-umaga. Okay? Sa pagdating nila ng fajar, pag-alis ng mga anghel ng gabi, nabutan nila yung mga mananampalataya na nagsasala. At pag-alis nila ng asr, ganun din iniwan nila ang mga mananampalataya na nagsasala. Nabanggitin ito kagabi. Diba? O hindi nyo maalala. Tulog kayo. So nabanggit din ito kagabi doon sa lecture ni Sheikh Hamoud tungkol sa kainaman ng Salatul Fajr. Wala alla haulaihim alladina yarfauna a'mal al-ibad ila rabbihim. At maaring ang mga anghel na ito na nagpapalit-palitan tuwing Fajr at Asr, maaring sila rin yung mga anghel na nagdadala ng mga gawain ng mga tao patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dala-dala nila, ibig sabihin, ire-report nila kay Allah na iniaangat ito ng mga anghel kay Allah sa oras ng Fajr at oras ng Asr. Pero syempre nga katulad ng binanggit natin, alam na ni Allah. Pero syempre, si Allah, yaf'alu ma yasha, ginagawa ni Allah kung anong kanyang naisin. Wala yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Si Allah, hindi siya pwedeng tatanungin kung anong ginagawa niya. Bakit niya ginagawa yun? Pero sila ay tatanungin. Okay? So ang pagtatanong na ito ni Allah sa gawain
ng mga tao, yung tinatanong niya yung mga anghel, at yung pag-aangat ng mga anghel ng kumbaga talaan ng mga ginawa ng mga mananampalataya, kahit alam na ito ni Allah, ito ay pagpapairal lamang ni Allah ng kumbaga sistema sa kanyang paglikha. Hindi ito nangangahulugan na may kapintasan si Allah, hindi niya alam. Kaya kailangan pa magre-report yung anghel sa kanila. Hindi ganon. Kasi nga si Allah, ginagawa niya yung gusto niyang gawin. At si Allah, hindi siya pwedeng tatanungin bakit niya ginagawa yun. Bakit kailangan pa niyang mag-report sa kanya yung anghel? Okay? Nilinaw lang natin ito nang sa gayon ay kumbaga mapagtibay natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay gumagawa ng anumang gawain na gustuhin niya. Di ba kahit sa Suratul Buruj, fa'alun lima yurid, ginagawa ni Allah ang anumang gustuhin niyang gawin. So merong hadith iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, kama fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bikamsi kalimat, na tumayo raw si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ibig sabihin nagkhutba o nangaral ng limang bagay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah azza wa jalla la yanam. Una, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi natutulog. Pangalawa, wala yan bagilahu an yanam, at hindi karapat dapat sa kanya ang matulog. Ibig sabihin, ang pagtulog ay hindi nararapat sa karangalan ni Allah. Kasi ang pagtulog, ito ay kahinaan. Ang pagtulog, ito ay pagpapahinga kapag ikaw ay napagod. Kapag tulog ka, hindi mo alam ang nangyayari sa paligid mo. Okay? So si Allah, hindi siya natutulog. Hindi siya napapagod. At hindi niya kailangan matulog kasi hindi naman siya napapagod. At si Allah, kumbaga, ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan, pangalan at gawain ay marapat na, nababagay sa kanyang kadakilaan, sa kanyang karangalan. Yaliku bijalalihi. So, yung una, si Allah hindi natutulog. Pangalawa, hindi karapat dapat sa kanya ang matulog. Sa inyo, si Allah, hindi niya pwedeng ibababa ang sarili niya. Hindi niya pwedeng hahamakin ang sarili niya. Kaya nga, anumang katuruan na taliwas sa pag-unawa natin sa mga pangalan at kapangyarihan ni Allah, kanyang mga katangian, itinatakwil agad natin. Alhamdulillah. Okay? So yung paniniwala ng mga Hudyo na Saturday daw sila nagpapahinga kasi natutulog o nagpapahinga raw ang Diyos sa ikapitong araw, hindi nagpapahinga ang Diyos. Ba't siya magpapahinga? Okay? Bakit siya magpapahinga? Hindi naman siya napapagod. Sa pangatlo, yakfidul kista wa yarfa'u. Ibinababa daw niya ang timbangan at iniaangat ito. Ibig sabihin, si Allah, ang kanyang timbangan, yung timbangan niya, syempre makatarungan ito na timbangan, pero maaring merong mga bagay na ilalagay si Allah doon sa timbangan na yun na dahil doon ay bibigat ang ating mga gawain, kumbaga bibigyan niya ng konsiderasyon. Maliit na bagay na ginawa natin pero bibigyan niya ng malaking gantimpala. At mga kasalanan ng nagbalik loob sa kanya pero papalitan niya ng mabuting gawain. Papalitan ni Allah ang kanilang mga masamang nagawa ng mabubuting gawain. Ibig sabihin ng gantimpala dahil sa kanilang pagbabalik loob kay Allah. Pang-apat, yurfa'u ilayhi amalal layli qablan nahar. Pang-apat, iniaangat sa kanya ang mga gawain ng mga alipin niya sa gabi bago pa ang umaga. So oras yun ng fajar. So iniaangat kay Allah ang mga ginawa ng mga tao sa gabi. Wa amalun nahari qablan layl, at iniaangat sa kanya ang mga ginawa ng mga tao sa araw bago maggabi. So ito ay dinadala sa kanya ng mga anghel
Alhamdulillah. Siyempre, lahat ng ito ay nangyayari, umiiral, ayon sa kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa kanyang kagustuhan. Alhamdulillah. At ganyan din sinabi, وَقَدْ أَدَّمَ اللَّهُ شَعْنَ صَلَاتِ الْفَجْرِ. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtalaga nga ng mataas na antas para sa Salatul Fajr. Sasakto ito ngayon na lecture kagabi, di ba? Ni Sheikh Hamoud. So, marireview natin ito ngayon. So, bakit nasabi ito ng mga scholar na pinahalagahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Salatul Fajr? لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَشْهَدُهَا. Dahil daw ang mga anghel ay sumasaksi rito. Sumasaksi ang mga anghel sa lahat ng sala actually, pero special na tinukoy ang Fajr. Special na tinukoy ang Fajr dahil ito ay sala na tanging ang matatapat lamang kay Allah ang nakakatupad nito. Alhamdulillah. Okay? So, sinabi ni Allah doon sa Suratul Isra, chapter 17, verse 78, wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. At magbasa ka, lalong-lalo na, mag-recite ka, lalong-lalo na para sa Salatul Fajr, tunay na ang pagbasa sa Salatul Fajr ay sinasaksihan. Sinasaksihan ng mga anghel, at yun nga yung mashhud na tinutukoy dito, kumbaga dinadaluhan din ng mga anghel. Dinadaluhan ng mga anghel. So ang ibig sabihin dito, si Allah, inutusan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-recite ng Salatul Fajr o mag-recite ng Quran sa Salatul Fajr. Dahil tunay na ang pagbasa ng Quran sa Salatul Fajr ay sinasaksihan ng mga anghel. At ang mga anghel na tinutukoy dito, ito na nga yung mga anghel na binanggit doon sa hadith ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim, na sila ay pumupunta o dumarating sa mga tao sa Fajr, yung mga anghel ng araw, nakatalaga sa araw, nakatalaga sa mga tao, kumbaga yung duty nila pang araw, dumarating sila ng Fajr, alis sila ng Asr. At yung mga naka-duty ng gabi, darating sila ng Asr, papalitan nila yung mga pang-araw at mananatili sila hanggang Fajr. At pagkatapos sa Fajr, alis sila, darating na naman yung mga anghel na pang-araw o naka-duty sa araw. Alhamdulillah. So bukod sa Fajr, ang pagbasa ng mananampalataya ng Quran ay sinasaksihan ng mga anghel din. Sinasaksihan din nila. Okay. So ito na ngayon, number 9. Tanazzuluhum indama yaqra'ul mu'min al-Qur'ana. Ang pagbaba ng mga anghel, bumababa ang mga anghel sa mga mananampalataya kapag nagbabasa sila ng Qur'an. Kapag nagbabasa sila ng Qur'an. At ang pagbabasa rito, yung pagbabasa, syempre na tamang pagbabasa. Binabasa ito na may tinig at binabasa ito na may intention na magbasa. Okay, hindi yung may intention na mag-translate. Okay, yung nagbabasa na nakatitig lang, iba yon. Ang, kumbaga, ang Quran kasi, bakit binigyang diin na kung ang mananampalataya ay magbabasa ng Quran, ng may tinig, may boses, hindi nakatulala lang. Kasi ang Quran, ang ipinahayag ng Quran, hindi naman ito nakasulat sa libro. So ibig sabihin, binabasa talaga ito ng mga sahaba ng merong boses sa sala o binabasa lang nila talaga ito. Ganon nila ito binabasa. At ganon siya nagkakaroon talaga ng gantimpala kahit binabasa mo ito sa mushaf o binabasa mo mula sa iyong pangmemorya. Okay? So huwag ninyo ipagkait sa sarili ninyo ang gantimpala ng pagbasa ng Quran ng may tinig, inshallah. At sinasabi pa nga nung ibang scholar, pwede ka mag-recite ng Quran, di ba, galing sa memorya, may reward yun. Pero, ang pagbasa ng Quran galing sa mushaf, maaring mas malaki ang reward. Maaring doble pa. Kasi sabi nila, yung pag-recite mo ng Quran,
At yung pagbasa mo mula sa mushaf, magkaibang bagay, magkaibang gawain. So may reward yung pagbasa mo mula sa iyong pangmemorya at magkaiba yung iba pa doon yung pagbasa mo mula sa mushaf. Okay? So may gantimpala, inshallah. May gantimpala, inshallah. E palimbawa, nakaharap ka sa mushaf, nakatulala ka lang, alin doon yung magagantimpalaan? Hindi ka naman nag-recite galing sa pangmemorya mo, hindi ka rin naman nagre-recite na may boses mula doon sa mushaf. Tulala ka lang. Walang, ano, walang, maring may reward na, halimbawa, ginagawa mo siya na merong, ano, yung tafakkur, nagmumuni-muni ka sa mga ayan ng Quran, pwede, pero, pwede mo naman gawin yun nang nagbabasa ka ng may tinig, inshallah, nang merong boses, sapat na boses na naririnig mo ang sarili mo. Yun ang mainam na pagbasa ng Quran. Okay, may hiya na magbasa ng Quran na may tinig, iniisip nyo, tititigan ko na lang to, tutalala na lang ako para hindi ako marinig ng iba na magbabasa ng Quran. Hindi ganun. Walang ganun. Sinya, waminhum wan man yatanazzalu minas samaihi na yakraul Quran. So tingnan nyo yan, mashallah. So meron doon mga anghel na bumababa mula sa langit kapag merong mananampalataya na nagbabasa ng Quran. So yung anghel na sa langit, bababa pa siya rito para lang saksihan o dumalo sa pagbasa ng mananampalataya sa Quran. So merong hadith na iniulat ni Imam Muslim, kara'arajulun surat al-kahaf. Meron daw lalaki na nagbasa ng surat al-kahaf. Wafidari dabbatun. At doon sa kanyang bahay, ay meron daw doong hayop. Meron siyang alagang hayop. Hindi na binanggit kung anong klase ito na hayop. Pero pag sinabing daba, maaring ito ay hayop na sinasakyan. Maaring camel, donkey, kabayo, ganon. Faja'alat tankar, at ang hayop daw na ito ay kumbaga umuungol na parang may kinatatakutan o mayroong bumabagabag sa kanya. Faida dababatun aw sahabatun kad gashiyathu. At ang nangyari pala, kaya ito ay kumbaga umuungol, ay meron daw usok o mayroong ulap na nasa ibabaw nito, nung hayop. Kala fadakara lin nabi sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya dun sa lalaki na nagbasa ng suratul kahf, ikra fulan fa innaha as-sakinatu tanazzalat indal Quran aw tanazzalat lil Quran. Ipagpatuloy mo ang iyong pagbasa dahil ang nangyari ay kapanatagan. Kumbaga, ang pagbasa mo na ito ay kapanatagan sa pagbasa sa Quran o kapanatagan na dulot ng pagbasa ng Quran. So yung ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nagbasa yung lalaki ng Suratul Kahf, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipagpatuloy lang niya ang kanyang pagbasa dahil bababa ang kapanatagan sa pamagitan ng pagbasa ng Quran, inshallah. So meron pang isang hadith, iniulat naman ito sino ba yung nag-ano dito? Nag-recite. Ah, nag-ano, nag-narrate. Ah, iniulat ni Imam al-Bukhari. Mas mahabang hadith ito at maaring ang hadith na ito, yun din yung kanina. At nandito yung mas maraming detalye. Mula kay Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, iniulat ni Imam al-Bukhari rahimahullah, anna Usayd bin Hadir bainama huwa fi laylatin yaqra'u fi marbadihi. Meron daw isang sahaba, ang pangalan niya ay si Usayd, at nagbabasa daw siya ng Quran habang siya ay nandun sa kanyang mirbad. Yung mirbad, ano ito, mga bahagi ng kanyang bahay. Bahagi ng kanyang bahay. Okay, so nandun daw siya sa kanyang mirbad. Basta yung mirbad ay lugar sa kanyang bahay. Idjalat farasa. At
na nabagabag daw yung kanyang kabayo. So dito, nilinaw na yung hayop na nandun sa kanyang bahay ay kabayo. Fakara athum majalat okra. Fakara. So nung nakita niya na nababagabag yung kabayo, tinuloy niya ang kanyang pagbabasa. At ang kabayo ay nabagabag uli. Fakara athum majalat aidan, at ingat, nang nagpatuloy siya magbasa ay nabagabag pa rin yung kabayo. Sinabi ni Usaid, Fakashitu antataa Yahya. At natakot daw siya na yung kabayo niya ay masisipa si Yahya, yung kasama niya na si Yahya. Marbad, tama. Yung sabsaban, yung kulungan ng hayop, di ba, dun sa alam niyo yung Belen, yung depiction nung pagkapanganak daw kay Jesus, yun yung marbad, yung, kumbaga, kasi nung unang panahon, di ba yung mga bahay, dalawang palapag madalas, yung mga tao nasa taas, yung hayop nasa baba. So yun yung marbad, yung kung saan nandun yung mga hayop. So doon daw sila nakatambay, at meron siya kasama si Yahya, na baka masipa ng kabayo, fakumtu ilayha, at tumayo daw siya at punta sa kabayo, faida, mataladilla fo karasi, at nakita raw siya ng katulad ng anino sa ibabaw ng kanyang ulo. Na meron daw anino sa ibabaw ng kanyang ulo, fiha amthalu as-sarj, at itong na ito ay yung anino na yon, parang madilim, nasa loob naman nito yung liwanag, mayroong mga liwanag na naririto. Urijat fil jawi hatta maaraha, at ito raw ay lumipad patungo sa langit at hindi na niya ito nakita hanggang sa hindi na niya ito makita. Kala fagadawtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Usaid, pumunta raw siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinabukasan. Sinabi niya, ya Rasulullah, baina ana albariha min jawfil layli aqra'u fi marbadi. O sugo ni Allah, nang ako raw ay nagbabasa kagabi doon sa kanyang marbad o mirbad, kinuwento niya nga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nangyari sa kanya, na yung kabayo daw niya idjalat farasi, naging maligalig daw o nabagabag ang kanyang kabayo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikra Ibn Hudair, ipagpatuloy mo ang pagbasa mo Ibn Hudair, yung tatay niya si Hudair. Kala, sinabi ni Usaid, fakaraptu thumma jalat aidan. Pinagpatuloy ko nga ang pagbasa pero maligalig pa rin ang kabayo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikra Ibn Hudair, sabi niya, magbasa ka pa rin, ituloy mo lang ang pagbasa mo. Qal, sinabi niya, fansaraftu wa kana Yahya kariban minha. At umalis na raw siya. Iniwan na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nasagot naman niya yung tanong niya. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipagpatuloy lang ang pagbasa. At pagbalik niya doon sa Mirbad, nakita niya doon nga uli si Yahya malapit doon sa kabayo. Khashitu antataa, at kinatatakutan niya na baka masisipa ito ng kabayo katulad ng nangyari kagabi. Faraaytu mitlu dilla fiha amthalu zarj. At nakita raw niya dito muli yung parang anino sa ibabaw ng kanyang ulo na nasa loob dito yung mga ilaw. Urijat fi al-jawi hatta ma'araha, at ito'y umakit nga sa langit hanggang sa ito ay hindi na niya makita. At sinabi niya na naman ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nangyari. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa pangalawang ulit na nagsabi siya, tilkal malaikatu kanat tasma'u laka.
Yaon ay mga anghel. So nakita niyo raw na anino na mayroong ilaw. Yun ay mga anghel na nakarinig sa iyo. Walaw karata laasbahta yarahan nasa yarahan nasu matastatiru minhum. At kung pinagpatuloy mo lang ang iyong pagbasa, ay nakita sila ng mga tao at hindi na sila, kumbaga, nalilingid. Kumbaga, makikita sila ng mga tao. Pero saan nyo na yon na anino na merong liwanag sa loob nito? Ngayon, bakit hindi sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung unang sinabi ni Usaid? Bakit sinabi lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipagpatuloy ang pagbasa? Kasi, kumbaga, al-gaib nga ito at hindi lahat ng nalalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailangan niyang ituro sa mga sahaba. Kumbaga, so, sinabi niya lang ipagpatuloy ang pagbasa. Ibig sabihin, ina-assure ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Usaid na wala siyang dapat katakutan doon sa nangyayari. Ipagpatuloy niya lang, inshallah. At yung pagiging maligalig ng kabayo, kumbaga, ano lang yun, kumbaga, nararamdaman niya rin siguro yung presence ng mga anghel, kaya siya ganun. Pero, hindi yung ibig sabihin na, kumbaga, katulad ng isang hadith, di ba, na yung donkey, kapag umuungol ay nakakakita ng shaitan, at yung tandang kapag nakakita ng anghel ay tumitilaok. Okay? Hindi ito yun. Hindi ito. Kasi yung nangyari dun sa kabayo, dito, kumbaga, naramdaman niya lang yung presence ng mga anghel. At ang mga kabayo, actually kahit anong hayop, meron silang kakaibang mga ano eh, kakaibang ugali. May mga bagay-bagay na nagtitrigger sa kanila na mag-react sila ng kakaiba. Halimbawa si Alexander the Great, kilala niyo si Alexander the Great, meron siyang kabayo. Ano pangalan? Hindi sinabi yung teacher niyo? May kabayo siya, pangalan Bucephalus. Yung kabayo na yon, kahit yung tatay niya, hindi niya kayang hawakan. Eh sabi ng tatay niya, demonyo yung kabayo na yan. Ayaw niya na dun sa kabayo. Eh nandun si Alexander. Ano pangalan tatay ni Alexander? Di, ha? Ba yun? Persian yun eh. Philip. Tatay niya si Philip. So kinuha niya yung kabayo. Tapos inobserbahan niya lang yung kabayo kung ano yung nangyayari sa kabayo. Yung pala, si Bucephalus, kaya siya maligalig, natatakot siya sa kanyang anino. Kapag nakikita niya yung anino niya, hindi siya mapakali. Kaya ang ginawa ni Alexander, hinarap niya yung kabayo doon kung saan nandun yung araw para hindi nito nakikita yung kanyang anino. Diba? Yung pusa, ang daming pwedeng gumulat sa pusa, diba? O yung pusa, limbawa, ano, tapatan mo ng laser, ng flashlight, habul-habulin niya yun. Yung nakabubod na ano, na sinulid, habul-habulin niya yun. Yung bola, habul-habulin niya yun. So may, yung hayop merong ano, may iba't ibang mga bagay na nakaka-trigger sa kanila. So ganun yung nangyari dito sa kabayo. Okay, nilinaw lang natin ito para hindi natin kalituhan yung hadith tungkol sa donkey na nakakita ng shaitan. At itong kabayo na ito na nabagabag kasi naroon yung mga anghel. Magkaiba ito. Magkaiba ito. Ngayon, palagi bang ganito? Kapag nagbabasa ka ng Quran, mayroong lilitaw na parang ulap na may liwanag sa loob nito. Hindi. Okay? Nangyari ito dito kay Usaid, pero hindi ibig sabihin na mangyayari ito palagi. Okay? Hindi porke nababanggit ito sa hadith ng ganito, ay ganito ang mangyayari sa lahat ng mga mananampalataya. So iba-iba ang maaring mangyari. So halimbawa nga niyan, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kahit sa ibang mga sahaba, may mga nangyari na mga karama o mga himala, hindi ibig sabihin na mangyayari din yun sa iba, alhamdulillah. So nililinaw lang natin ang mga bagay na ito, nang sa gayon hindi natin maling mauunawaan, inshallah. So ito yung
pagtalakay natin ngayon na dumadalo ang mga anghel sa sala at din sila ay tumutungo doon sa mga nagbabasa ng Quran. Alhamdulillah. Sa tutuloy na ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.